ang salita ng Diyos ay buhay sa ating mga puso. Halina't ating pakinggan ang pagbubulay-buhay ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Ako po si Sister Tess Cabigao Faustino, parokya ni Apostol Santiago, Pombong Bulacan, Bikarya ni Santa Ana, Hagunoy. Ako po ay naatasa na magbigay ng Ebanghelyo na ni San Lucas, Kabanata 9, Talata 28 hanggang 36. Ang pagbabagong anyo ng ating Panginoong Jesus. Noong si Jesus ay nanalangin sa bundok na kasama ang kanyang mga alagad na si San Pedro, Juan, San Juan at Santiago. Nakita nila si Jesus na nagbagong anyo ang kanyang muka at nagningning ang kanyang kasuotan ng kaputian. Ang tumimo po sa aking puso sa Ebanghelyo ay ang pagbabagong anyo ng mukha ng Panginoon at ang pagkaningning ng kanyang kasuotan at kalinisan. Noong panahon po, noong ako ay dalaga pa, ako po ay nadisgrasya dahilan sa motor. Ako po ay magsisimba noon ng madaling araw sa bayan ng Pombong sa simbahan. Tatlong hari po noon, January 5, 2004. Nagmamadali pa ho ako noon at baka ako ay mahuli sa misa. Noong pong araw na yon, hindi ko po nakita o namalaya na may hams pala. At dahil po sa katulina ng aking motor, bigla po na lang ako ay nagtutuwad at ako ay nagtihaya sa karsada at nawala ng malay. Noong araw din pong yon ay mayroong dumaan na mag-asawa na nagtitinda po sa bayan ng Pombong sa palengke ng mga gulay. Nadaanan po ako at sabi ng babae, tulungan natin siya, kawawa naman. At ang sabi naman po ng lalaki, huwag, baka tayo ay madamay pa dyan, kala tayo ang nakasagasa o nakabangga. Sabi naman ng babae, tulungan natin siya. Hanggang sa pilitan, natulungan po ako ng mag-asawa at dinila po ako sa ospital at pinagtanong po ako kung sino ko at sinabi nga tiga San Roque, pinuntahan po ang mga magulang ko at mga kapatid ko. At gano'n na nga po ang nangyari, pinuntahan ako ng mga magulang ko sa ospital at mga kapatid ko, iyakan po na sila ng iyakan kasi po wala na akong malay noon. At tatlong araw po ako nagkomatus noong araw na yon. Sa aking tatlong araw na walang malay na nakomatus ako, ako po ay naglakbay ang aking diwa. Ako po ay nakakita ng liwanag, nakaningningan. At nakita ko po ang aking ama. Mukha lang po nakita ko sa kanya. Wala po siyang katawan. At sabi po niya, anak, bumalik ka. Kailangan ka pa ng iyong ina. At may plano po ang Diyos para sa iyo. Noon po ako ay nagising. Ako po ay uhaw na uhaw. At nadilat po ang aking mga mata. Nandun po sa paligid ko ang aking mga kasamang katikis na ako'y pinagdarasal na. Na ano na yon. At sinabi ko, ano nangyari? Sabi ng katikista ko, ay, nako, nadisgrasya ka, sister. Sabi niya, nawalan ka ng malay tatlong araw, nakumatus ka. At salamat sa Diyos, ngayon, ikaw ay buhay. Sabi nga, sabi ko, maraming salamat po, Panginoon. Isang malaking pasasalamat ko po sa iyo sa araw na ito at ako ay muling binuhay. At ako nga po, ay binigyan ng Panginoon ng pagkakataon na nagbagong anyo ang aking muka at ang nagliwanag
ang aking kasuotan dahil siya ang nagbibigay sa akin ng lakas upang ako'y mapaglabanan ko ang lahat ng mga pagsubok na dumarating sa aking buhay. At yun nga po, nagkaroon po ako ng isang pamilya at mga anak. Yun po ang plano ng Panginoon Diyos para sa akin. At masasabi ko sa inyo mga kapatid, huwag mawawalan ng tiwala sa bawat pagsubok na dumarating sa ating buhay. Maging matatag tayo sa lahat ng oras. At lagi nating tatandaan, ang Panginoon Diyos ay lagi sa ating piling at sa ating puso. Lalo na ngayon, sa lahat, lalo na ngayon, sa panahon ng Kwaresma, tayo po ay manalangin, mag-ayuno, at tumulong sa ating mga kapatid na nangangailangan. Bigyan po natin sila ng lakas ng loob at tibay ng pananampalataya upang mapagtugumpayan nila ang lahat ng mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Yun lang po, at gabayan kayo ng Panginoon at lagi kayong nasa puso ninyo ang Panginoong Diyos na laging umaagapay sa inyong piling. Maging matatag, maging matyaga, at laging manalangin sa araw-araw. At ang pagbabagong anyo ng Panginoon ay namumulat sa aking puso't isipan nung nakita ko ang aking ama noong ako ay naglakbay patungo sa ating Panginoon. Binigyan niya ako ng lakas, binigyan niya ako ng tatag upang mamuhay, mapayapa at magmahal sa kapwa. Yun lang po, at marami pong salamat.